guys, mapagpalang araw po sa ating lahat at mayroon na naman po akong i-share sa inyo na isang about sa green list occupational job dito sa New Zealand. At kung gusto niyo naman pong ang way ay maging student to become qualified as para ma-qualified kayo in the future na mapabilang sa green list occupational job na ito dito sa New Zealand. Ito po ang green list occupational job po na ito ay ginawa po ng government ng New Zealand o ng immigration para po ito po yung mga position na o kaya mga profession na talagang in demand o kwan po dito nasa shortage list po ng New Zealand kasi po sila po yung kailangan ng bansang New Zealand kasi po sila po yung mga yung mga doctor, engineers, ganun po. At ito pong green list occupational jobs na ito, kung gusto niyo po yung kayo po ay may experience na o yung inyo pong occupation ay nandito sa list ng mga occupational job list ng under green list occupational jobs dito sa New Zealand ay pwede po kayong mag-apply and ma-fast track yung yung inyo pong pag-PPR. Direct po yung iba, direct permanent resident agad kasi sila po yung napaka in-demand jobs dito sa New Zealand. At ating i-share ngayon ay disclaimer lang po tayo dito about ito po ay galing sa IDP. At ayun nga po, gusto ko lang pong ma-share sa inyo at makatulong na magbigay ng information na naman about sa green list occupational job dito sa New Zealand. And ito, topic natin today about sa green list occupational jobs dito sa New Zealand. At kung yun po yung study a green list career in NZ and fast track your KVPR, yun nga yung sinasabi nila. Kung gusto nyo mag-student ay pwede rin kayong dumaan at marami po silang testimonials na mga Pilipino doon at may mga Indian national na dumaan po dito po sa IDP na to. At makikita nyo po, ilalagay natin dyan sa screen pang last yung pwede nyo pong applyan kung sakali kung gusto nyo pong mag-student. At yun po, ano nga ba yung what is the green list of New Zealand? Ayun, yung ating topic today, what is the green list of New Zealand? Nung nakita nyo naman po nung kasagsagan ng COVID ay syempre ang New Zealand ay nag-lockdown ng matagal kaya yun po at saka ang dami pong umuwi kasi may mga kaibigan tayo umuwi din sa Pilipinas na na-lockdown din doon at hindi na nga nakabalik at buti nga kami very lucky nung bago mag-lockdown ay nakabalik kami dito sa New Zealand at ng family ko. Kaya very lucky po. Pero ituloy na po natin ito, yung about sa green list occupational job dito sa New Zealand. At sabi nga dito, what is the green list occupational job in New Zealand? And yun nga, nung kasagsagan ng COVID ay nag-slow po yung immigration. At syempre, after nun ay mag-increase yung demand ng staff dito sa New Zealand kasi nga kulang po yung staff. Tapos yung ito, yung government ng New Zealand ay create yung green list para po sa mga highly skilled occupational jobs which is urgently needed dito po sa New Zealand para mapunahan yung mga roles dito na hindi kayang punahan ng local Kiwi dito sa ito nga po yung benefits of applying for a green list occupations. There are several benefits to people applying for roles on the green list. Eka dito. Application for these roles are simplified and given priority in processing. Ayun, sila po yung priority na ma-process agad. People successful in applying for this roles can fast track their permanent residency. Ayun, napakaganda po. Sabi dito, people successful in applying for these roles can fast track their permanent residency. Either becoming eligible for work to resident or straight to residence. Ayan po. Karamihan po ay eligible po. Direct work to residence po yung inyong visa papunta rito. Pero pwede rin pong ma-direct resident yun. Pero kung work to residence visa po ang binigay sa inyo,
baka 2 years po ay residente na po kayo dito sa New Zealand, or it depend on the ano. Kung pwede nyo i-apply ng 1 year, mas maganda po, pero kalimitan siguro ay 2 years. Then sa tertiary education students, tertiary education students can study for one of this role. Yun, pwede din po kayo mag-aral ng one of this role. Get post-study work rights on the basis on that and potentially move straight to PR. Ayun, may potential po na yung pong mga nag-aral ng nasa green list ay may potential po na ma-PR po agad. And some rules have minimum salaries set to encourage high quality applicants. Ayun po, yung mga minimum salaries po nitong mga to ay medyo maganda-ganda po. At yung nga sabi dito, and the high quality applicants. Ano nga ba ito? Ano nga ba yung mga nasa green list skilled occupations dito sa New Zealand? Go straight to the head po tayo. The straight to residence to pathway. Ayun po. The straight to residence to pathway. Ayun, direct to residence po. Residence to pathway, sabi niya dito. Yung anesthetist, yung chemical engineer. Ayun po. Civil engineer. Civil engineering technician. Clinical psychologist. And the physiologist, construction project manager, electrical engineer, electrical engineering technician, electronic engineering technician, electronics engineer, engineering professionals not elsewhere classified. Ayun po, karamihan po ay engineering jobs. Ayun po mga nandito. Environmental engineer, ayan, engineer na naman. Environmental research scientist, ayun. Food technologies, general practitioner, yung mga GP, mga doktor, geotechnical engineer, ICT managers, minimum of salary of $120,000. Minimum lang po yun, napakalaki, sa ICT managers. And ICT security specialist, ayun, ganun din po ang salary. 120 New Zealand dollar. Industrial engineer, material engineer, mechanical engineer, medical laboratory technicians, scientist, multimedia specialist. A minimum of salary sa 95,000 New Zealand dollar yung multimedia specialist po. Orthoptist. Ayun. Other medical practitioners po, including a dermatologist, gynecologist, obstetrician, ophthalmologist, radiation oncologist, and diagnostic and interventional radiologist, and other spatial scientists, physicist, medical. Hirap pong ibigkas. Ito po yung mga professional talaga. Napaka matataas sa mga pinag-aralan yung kinakailangan nila dito sa may green list occupational job na ito. Kaya po yung mga qualified po dito na nababanggit natin na mga position ay pwede po kayong mag-apply. Straight po, pwede kayong mag-inquire sa government or dumaan dito sa sinasabi kong IDP po na ito. Then, production or plant engineer, project builder, psychiatrist, quantity surveyor, yon mga surveyor natin, quantity surveyor, resident medical officer, software engineer, ayun, yung software engineer po, ang minimum salary din po ay 120,000 New Zealand dollar po, yung minimum salary. Specialist, physician not elsewhere classified, structural engineer, surgeon, including cardiothoracic surgeon, general surgeons, neurosurgeon, otorhinologist, orthopedic surgeon, vascular surgeon, and urologist. Ayun po sa mga surgeon. Tapos surveyor. Surveyor. Then telecommunication engineers, telecommunication network engineers, veterinarian, ayun po. And the work to residence pathway, ito po, the work to residence pathway, after a person has spent 2 years working in one of the following role, yun po, yung dito,
the work to residence pathway ng regarding about this green list occupational jobs dito sa New Zealand ay ito po yung the work to residence pathway po. After a person has spent 2 years working in one of the following roles eligible, migrants can apply for residency. Yun po. After kung naka-spend na kayo ng 2 years working one of the following roles, sabi dito, you are eligible na para makapag-apply po ng residency. Kung yun pong inyong naging visa ay work to residence. Kasi po according po dito sa eligibility nito or yung ano nito, kakusana yung kuan ng bisang ito ay may possible po na pag nag-apply kayo ng visa ay ma-award po agad sa inyo yung ano yung pangalan nito yung residency, direct residency po. Kaya napakaganda kasi po ay yung mga pinag-aralan na mga qualified dito sa may green list occupational job nito ay napakatataas po talaga, hindi po basta-basta. Kaya ito, yung yun nga, the work to residence pathway. All registered nurses, yun, including aged care, yun, yung mga caregivers natin ay na-include po dito sa pathway na ito. After 2 years, ay pwede na po kayo mag-apply ng inyong residency dito sa New Zealand. Kung nakapunta po kayo dito under green list occupational job. Ito, yung mga anesthetic technician, audiologist, automotive electrician, dairy farm managers, ayun po, mayroon po pala dito yung dairy farm managers na ano, na after 2 years ay pwede na rin pa rin mag-apply ng residence, direct po. Diesel motor mechanic, including heavy inspector, medical imaging technologist, medical laboratory technician, medical radiation therapist, midwife, occupational therapist, plumber, podiatrist, registered electrician, sonographer, secondary school teacher with specialization and registered ECE, sabi dito. Ayan po yung mga qualified to residence pathway. At ito po yung green list eligibility criteria for students naman po ito. Yung mga students na gustong mag-aral na itong mga course na ito na under green list occupational job ay pwede po kayong mag-aral dito sa New Zealand and ito po yung pathway nyo para magkaroon ng work to residence visa o magiging residence balang araw kung depende po kung hindi magbago yung policy ng gobyerno ng New Zealand o yung immigration. Kaya ito po yung green list eligibility criteria for student. If you want to study in NZ towards a role, sabi dito, that is on the green list, this makes you eligible for a post-study work visa. Ayun. Magkakaroon po kayo ng post-study work visa. May eligible po kayo dito. Then this visa allows you to stay in NZ for a maximum of 3 years. Yun. Yung visa po na yun, yung post-study work visa na ibibigay sa inyo ay allowed po kayo for 3 years na mag-stay dito sa New Zealand. Then sabi dito, maximum 3 years. Once you complete your degree, pag na-kompleto nyo na po, natapos nyo na yung pag-aaral nyo, the length of stay vary, sabi niya dito, according to course length. In order to be eligible for this visa, you must have studied a degree at level 7 or more. Ayun. Yung pala, para po kayo pala ay ma-eligible dito sa visa na ito, dapat ay nag-aral kayo ng a degree holder kayo or at level 7 sabi dito or more, mas mataas pa sa level 7 yung inyo pong pinag-aralan or an undegree level 7 or less and gain a qualification that is eligible for a post-study work visa. Yan. Ito po, itutuloy po natin your pathway to PR with green list in NZ. There are some general requirements you must meet in order to apply for a green list roles. Sabi dito, the role must be on the tier 1 of the green list for a straight to residence visa or on the tier 2 of this list for work residence visa. Ayun po. Sabi dito, yung naka-tier po sa inyo, kung one of yung role nyo po na naka-tier po sa inyo ay one of the green list
na pwede po yung ma-direct to residence visa or yung tier 2 work to residence visa, yung WTR. Then pupunta rin po yun sa PR after 2 years. Then you must be as suitable qualified as outlined in the rule requirements. This may include the minimum time already in employment. Yun, kailangan din po pala nila yung minimum time nyo na nakapagtrabaho na. Then the rule must be full time or at least 30 hours a week and permanent at least a 12-month contract. Ayun. The rule must be full time or at least 30 hours a week and permanent at least a 12-month contract. Ayun po. Ilalagay din po natin dito sa screen para mas maliwanag po sa inyo. You must be 55 years old or younger. Ayun po, yung qualified po pala dito ay you must be 55 years old lang, hanggang 55 or younger sabi dito. You and all family age 16 and over who will be accompanying you must meet the English requirements. Ayun. Yung mga kwan po pala, sabi dito, you and all family na may edad 16 pataas ay kailangan na rin po nila yung English requirements. Nire-require na po yung English language requirements. Ayun nga yung mga IELTS ganun. Then ito nga, you the visa holder must have an IELTS overall score. Yun, pag ikaw po ay may yung na-award ng visa ay dapat yung iyo pong score sa IELTS ay 6.5 or more, mas mataas po. Ay mas maganda siguro. Pero yun po yung 6.5 lang. Dependent children, yung dependent children mo must have an IELTS overall score of 5.0 or more. Yung 5.0 lang po, mas mababa. Tapos yung asawa mo po must have a minimum IELTS, your spouse, score of 5.0 lang po or more. Tapos dito, you and all family accompanying you must meet health and character. Siyempre po, yun po ay napakalaga. Yung health po ninyo. At siyempre yung character na paulit-ulit ko pong sinasabi sa mga aplikante ay health and character ang napaka-importante po. Tapos siyempre yung experience. Pero sa mga ganitong siyempre experienceado na po ito kasi mga professionals po itong mga to. Eh, kasi under green list occupational job sila yung talagang immediate need ng government ng New Zealand. And on a work to residence visa, sabi dito, you must work for 24 months before applying for PR. Ayun, yung mga yung na-award po sa inyo ay under work to residence visa, dito sa green list occupational job na ito, ay magwi-wait po kayo ng 2 years para maging permanent resident po dito sa New Zealand. Then, if you meet all these requirements, sabi dito, you can start the application process. Yun, pwede na po kayong mag-apply ng inyong application process sa inyo pong green list occupational jobs na inyo pong ina-apply. Ito po ay very high-skilled jobs. Tapos, ito na nga, how to apply for a green list rule. Yun, work to resident visa are open for application from September 2023. Ayun, yung sa mga work to residents po ito, yung how to apply for a green list rule para po sa work to residence visa, yung WTR, ay mag-open po application from September 2023. Kaya abangan nyo po ito from September 2023. Pero yung mga sabi dito, but straight to residence visa are operational now. Yun, yung mga straight po residency po under green list occupational job ay gumagana na po. At pwede na po kayo mag-apply at pwede na rin po kayong ma-permanent resident. To apply for one, apply for a relevant job from an accredited employer. Sabi dito kasi halos po lahat ngayon kung mag-hire ka ng migrant under accredited employer ka na dapat. At kasi yung visa ay accredited employer's visa na rin. Pero under green list occupational job po yung nakalagay doon siguro. Then once you have secured employment, you can apply for the visa online. Yun. Pag nakasecure na po kayo ng inyong employment sa may mga employer na nagbigay po sa inyo ng job offer and contract, something like that, ay pwede na po kayo mag-apply ng visa online kasi kalimitan po ng visa application ngayon ay through online na po. Then,
di po na nga bibig natin. Then once you've created and login into your Realme account, yung Realme account po yung inyong gagamitin para makapag-apply through online. You can start the application process. You need to supply evidence that you meet the requirements. This includes ito, IELTS test result, yun nga yung sinasabi ko, yung English test. Tapos proof of good health, yun good health nyo, educational qualification and work experience, yun yung educational qualification nyo po, and then your work experience ay yun po yung mga ano requirements. Offer of employment, sabi dito, from an accredited employer, yun po yung sinasabi ko, na kung may offer po kayo na employment, ay dapat ang nag-offer po sa inyo ay accredited employer din po. Then once you submitted all information, ito po, the fee will need to be paid between, ito po medyo malaki rin, 4,000 to 5,000 New Zealand dollar. Pero para po sa ating mga professionals, na mga doktor, engineers, ay kayang-kaya po nila ito. At madali lang din po ninyong masulit ito. Kwan na to, sa mga engineers at mga ano, mga isang sahuran lang po ito. Sabihin nyo na isang buwan. The NC Immigration Department will advise you if more documents are required. Ayun. They advise you if they have some more information or some requirements that they still need you to provide. So, sila na po ang bahala dun. You can log into your Realme account at any time. Yun. Pwede na kayo mag-log in sa Realme account nyo at any time to see the status of your visa application. Once it's approved, sabi dito, you can start your journey to New Zealand. Na yun po, napakaganda. Pag na-approve na po yun yung inyong visa, ay syempre, start nyo na po yung journey nyo dito sa New Zealand. Alam nyo po ang New Zealand, ay kung nandito na po kayo, para po kayo nagtatrabaho na nag-holiday. Ganun po kaganda yung nature dito, yung tanawin. Ang ganda po. Ang ganda po ng New Zealand. Tapos yun, study in NZ for a green lease rule. Yun, study in NZ for a green lease rule. Find out how IDP. Yun. I-contact nyo po yung IDP. IDP, search nyo po sa YouTube. Ay, sa YouTube o sa Google. IDP Education can help you find the qualification that launches you into your NCPR. We can help you, sabi dito, make your green lease dreams come true in the land of the long white cloud. Ayun po, napakaganda. Sabi dito, we can help you make your green lease dreams come true in the land of the long white cloud. If you're ready to get started, your qualification, speak with us today, sabi dito. Kasi po itong green lease rule po, yung under occupational job, a green lease occupational job po dito sa New Zealand ay long-term, kwan po ito, long-term jobs na ito po ay kinakailangan talaga ng New Zealand government. Kasi po sila po yung mga nasa shortage list na trabaho dito sa New Zealand na in demand po talaga. Kaya nag-o-offer po ang bansang New Zealand ng either WTR yung i-offer sa inyo, tulad ng nasabi ko kanina, na yung mga WTR na work to residence visa, yung mga nurses, mga plumber, farm manager, ganun, yung ating mga caregivers, ayun po, yung mga ino-offer agad ng government ng New Zealand sa inyo ay WTR, work to residence agad. Tapos yung mga high professionals po, yung mga doktor, mga engineers natin na nabanggit ko kanina ay sila naman po ay pwedeng direct to resident agad yung kanilang visa. At yun nga, yung mga direct to residents ngayon ay gumagana na po. Pero yung mga for WTR po ay sakwan pa po sa September 2023 po. Pwedeng mag-apply ng WTR under yun nga, yung mga nurses ganun. Pero so far po, hiring po din po yung nurse, pero ewan ko lang po kung under green list na rin sila, pero pagkakaalam ko ay nasa kwan lang sila, nasa accredited employers visa. Then ito ay yung green list occupational job na ito ay kung kayo po ay kabilang dito, yung inyong profession at inyong pong profession, experience at siyempre yung pinag-aralan nyo, yung profession nyo, ay applyan nyo na po kung gusto nyo po makapunta dito sa New Zealand. At ang New Zealand po ay alam nyo naman
Napakagandang bansa po talaga. Lalong-lalo na po sa inyo dahil kayo po ay kayo po yung kinakailangan o yung hinahanap ng bansang New Zealand sa ngayon. At dahil po ay shortage po dito yung inyong mga profession. Kaya ayun po yung sa mga student na gustong mag-aral ay kontakin niyo po ito IDP. Ilalagay po natin dito sa screen yung IDP. Sabi dito, start your international studies with IDP's 50 years of experience behind you. Sabi dito, yung IDP po. Itong IDP po, icon lang po tayo dito. Disclaimer lang po tayo. Sinishare lang po natin para sa mga student na gustong pumunta dito sa New Zealand. Ay sabi dito, ay subok na. At saka may testimonials po sila na ano, na marami na pong nakarating dito, hindi lang po Pilipino, mga Indian nationals at mga iba-ibang ano, na search niyo po sa YouTube din yung IDP na talaga pong kumukuha sila ng international students. Kaya guys, apply niyo na to kung kayo po ay may nandito sa mga nabanggit dito sa green list occupational jobs dito sa New Zealand. And ito po another information na naman po sana ay makatulong at makapagbigay ng information sa inyo yung under green list occupational job po. At maraming salamat po sa inyo sa lahat ng sumusubaybay po sa ating channel at syempre sa ating Facebook page Kapangarap Vlog NZ. At syempre yung mga sana po yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo dito sa ating channel at siyempre, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated. At hanggang dito na lamang po ang inyong Kapangarap. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye!